isang gabi, alam kong hindi naman ako tulog. Hindi rin naman ako gising. Kumbaga po yung bang, ano ba tawag dun sa ganun, na in between tulog at in between gising ka. Meron pong tawag yung matatanda doon eh. Hindi po tulog manok eh. Ano po? Hindi ako nangangarap dahil hindi ako tulog. Basta po nasa pagitan nun. Hanggang sa parang may nangungusap po sa kaisipan ko. Yun na po pala yung panawagan niya. Na yun nga po, yung lyrics po ng awitin na I remember so well the day that he came into my life. Tandang-tanda ko po yun. The day na siya ay dumating sa buhay ko. My life started to change. Nang maramdaman ko po iyon, mayroong pagbabagong naganap sa buhay ko. Na sa dating matigas ang loob, sa dating matapang, sa dating mataas ang pride, nandumating po ang Panginoon sa buhay ko at tinumugon po ako sa panawagan niya. Unti-unti po niyang binago. Ang sarap po pa ng tumugon sa panawagan ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat yung mga pangit sa'yo, unti-unti niyang tatanggalin upang ikaw ay maging karapat-dapat na makatugon sa panawagan niya. Alam niyo mga kapatid, wala pong pagsisisi sa pagtugon ko sa kanyang panawagan. Sapagkat masigit po sa mga bagay na material, masigit po sa maraming karunungan dito sa mundong ginagalawan, iba po pala pagka ang Panginoon na ang pumasok sa iyong buhay. Alam niyo po, ganito po yung lyrics ng awit eh. Pakinamnam na lang po ninyo. Hindi po maganda yung boses ko katulad nila Tita Mirna. Subalit, ang mensahe po yung pakinggan na lang ninyo. Huwag na po yung tinig ko, kung mapipiyok ako, kung hindi ko kaya yung nota, wag na lang pong iyon. Ito po kasi yung awit na pinaawit niya sa akin na sabi ko nga po sa inyo, parang nasa pagitan ako ng tulog at gising. Sabi po niya sa akin, anak, awitan mo ako. Yan po yung pinasok sa isip ko. Sabi ko po, ano po ang aawitin ko para sa'yo? Parang ganun po. Parang nananaginip ako ng gising. Tinanong ko po, anong aawitin ko? Sabi po niya, anak, awitan mo nga ako ng how did you know? Hindi ko po alam yun eh. Kaya po kinabukasan, nang magising na talaga ako, hinanap ko po yung lyrics ng awitin na napakaganda po pala na angkop sa panawagan niya sa akin. Nandito po yung awitin. Alam niyo po ito eh. I remember so well the day that you came into my life. You ask for my name, making each thing will turn out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No word can express how much I love you. Mga kapatid, bakit po alam na alam niya na nung mga panahon na yun eh, parang down na ako? Bakit po alam na alam niya na nung mga panahon na yun, parang disappointed na ako sa buhay ko, na kailangan talagang may sumaklolo sa akin para ako'y itindig niya?
Kaya po siguro yung awit na yun ay ibinahagi niya sa akin para po bigyan ako ng kalakasan. Sapagkat wala pa nga po siya sa akin eh. Tandaan niyo po ba yung sharing ko nung isang araw? Na sa kaibuturan ng ating puso, merong space, may bakanting lugar, na kahit ano pa ang makamtan mo sa buhay mo, hindi ka makukontento. Sapagkat nanduroon pa yung bakanting lugar. Para kanina yung empty space na yon para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat sa Ama. He filled the empty space in my heart. And He came at the right time in my life. At nang dumating siya sa buhay ko, He took all the worries and pains that I had. Kaya no word can express how much I love Him. Salamat sa Ama, nagsumikap na makasunod sa panawagan. Hanggang ngayon po, nagsusumikap po kami. Kami po mga alagad, patuloy po kaming nagsusumikap na makasunod sa Kanyang panawagan. Sapagkat napakarami nga pong distraction sa buhay. Naroong parang ayaw mong umalis, marami ka pang gampanin sa bahay, hindi ka pa nakakalinis, mga damit na nilaba, nagkalat pa, mga kaldero, nagtihaya sa lababo, ang dami pong mga hadlang. Subalit salamat sa Ama, kahit po sa mga ganong kaparaanan, hindi po kami natalo at kami po ay nagsumikap na makasunod sa Kanyang panawagan. Alam ko po mga kapatid, hindi lang ako. Kayo rin po, katulad ko rin po, may mga iniwan po kayo sa bahay ninyo, di po ba? May mga problema kayong iniwanan sa bahay ninyo, di po ba? Subalit binabati ko po kayong lahat. Lahat po kayo, binabati ko po kayong lahat. Sapagkat nakatugon po kayo sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya pwede po ba, taas niyo po yung kanang kamay ninyo? Lahat po tayo. Ipatong niyo po sa inyong kaliwang balikat. Tapikin niyo po ng 3 beses. Sabihin niyo po sa sarili niyo habang tinatapik, congratulations. Pwede po bang ulitin natin, taas ang kanang kamay, ipatong sa balikat, huwag po munang tatapik ha, tumapik ng 3 beses at sabihin, congratulations. Go! 1. Congratulations. Salamat mga kapatid. Binabati ko po kayong lahat sa pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Maraming salamat, kapatid na Beth, sapagkat napasaya nyo ang ating mga kapatid na naririto ngayon. Masayang masaya tayo sapagkat yun nga po, nakatugon tayo sa panawagan ng Ama sa araw na ito. Mapapalad po tayo sapagkat kailan pa nga po ba tayo tutugon sa panawagan ng Ama kung tayo ay hindi na makalakad, hindi na makapagsalita, hanggang maaga na tayo'y malakas, tumugon na po tayo sa panawagan ng Ama. Mapapalad po tayo sapagkat sa oras na ito, kahit ganito po ang ating mga, yung iba po may mga karamdaman, subalit nagsusumikap na makatugon sa panawagan ng Ama. Napakapalad po ng ating mga kapatid. Ay, isa nga po, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat isa po sa hinuhugutan ko ng lakas ang ating kapatid na si Grace. Napakapalad po sapagkat sa kanya pong karamdaman, hindi siya lumiliban. Hindi siya lumiliban sa panawagan ng Ama. Bow ako sa iyo, kapatid. Bow na bow. Sapagkat hindi ka lumiliban sa panawagan ng Ama. Salamat, Lord, sa ibinibigay mong kalakasan sa aking kapatid na isa kong pinaghuhugutan ng lakas. At sa inyong lahat din po, ang aking mga kapatid na alagad, batid ko rin po na marami rin nga pong sagabal upang hindi sila makatugon sa panawagan ng Ama. Subalit, nagsusumikap
na tumugon sa panawagan ng Ama. Kaya binabati ko rin po ang aking mga kapatid na alagad na naririto ngayon. Sa sandali pong ito, mayroon pa rin po ako sa inyong ibibigay na isa naming kapatid na tumugon sa panawagan ng Ama. Batid naman po ninyo na mayroon din siyang karamdaman, subalit ang kalakasan ay pinagkakaloob pa rin ng Panginoon. Sapagkat ang panawagan nga po ng Ama ay kanyang tinutugunan. Naririto po ngayon ang aking kapatid na si Sister Isadora upang magpahayag sa inyo ng kadakilaan ng Ama kung paano siya napadako sa lugar na ito. Salamat po. God is good. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, mas masarap ang makinig kaysa sa magsalita. Pero gusto ko rin ibalita sa inyo yung aking hindi mapigilang nag-uumapaw, nagalak, nag-uumapaw na saya, Alam niyo po, yung kagalakan ko, iniyak ko na kay Apo nung Biyernes ng gabi. Talaga pong mahiwaga siya. Ngayon, iaayon ko po doon sa topic na ating kapatid, panawagan. Nakatugon nga ba ako? Kaganda ng paliwalag ni Tabeto. May ibang version po ako. Yung huwag muna yung karamdaman ko, kasi maganda ang balita doon eh. Yung panawagan, yung nandito dito, hindi na masyadong problema eh. Yung nagpupunta ng Dambana, hindi na masyadong problema. Dahil lang sabi ni Father Jess, araw-araw ka lang mag-apo kunsing. Solve ka na. Kasi baka Father, nagkakasala ako. Basta araw-araw ka lang na mag-apo kunsing. Ganyan ang sabi ni Father. Eh sabi ko kasi, baka nagkakasala pa rin ako. Ayoko lang magkasala hanggat maari. Ngayon po, dahil sa panawagan tayo, yung mga nandito, lalo na po yung mga lalaki, eh medyo safe na. Medyo lang ha, hindi ko sinabing 100%. Kasi, sa panawagan po ng Panginoon, iba po sa paliwalag ni Ma'am Beth Chico, sa akin po iba. Sabi niya, tatlo. O, yung mga cups, dalawa lang hinko, yung mga titi nyo. Yung mga titi na mga cups. Mga cups, nakikinig ba kayo? 1, 2, 3! O, yun, nakikinig sila. Kasi po, gusto ko magising yung mga nakikinig eh. Alam niyo po, habang nasa loob ako, pinapakinggan ko si Tita Beth, napakaganda ng paliwanag niya, pero parang walang reaksyon. Parang hindi kayo pumalakpak sa Ama. Ayaw nga pumalakpak. Ganyan ang buhay na audience. Dapat, pinapalakpakan niyo yung magandang sinasabi nyo lang sa salita. Eh sabi ko doon sa mga cups, 2 tea lang ang inihingi ko, pero 3 tea ang inihingi ng Panginoon. Dapat po, makinig kayo mga nanay. Isa sa sinabi po ni Tita Beth, kung may asawa ka, yun, panawagan sa'yo, paglingkuran mo, ang asawa mo, anak mo. Sa akin po, iba na. Kasi grown up na po yung mga anak ko. Actually, nasa... Manonood sila ngayong ipakyaw. Nandun sila lahat, pati manugang ko. Sa akin po, ibang panawagan eh. Mga cows, pakinig po kayo. Sabi ko, 2 titi nyo lang kailangan ko. Kuya, matatawa ka ba? Kasi po, kung nakikinig kayo at hindi bastos ang isip at puso nyo, 2 tea lang hinihingi eh. Hindi lalo pag tea, sobra na yon. Ang unang tea hinihingi ng Panginoon, kailangan yung treasure. Ibibigay nyo, mga cups. May mga treasure tayong hindi natin alam kung kanino natin ibibigay. Amen po ba? Masagwa ba yung unang tea na hiningi ni Lord? O, may 2 tea pa. Kaya sinabi ko, 2 tea lang ang hingin ko sa mga cups. kaya titi. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Pangalawa po, yung nandito, yung mga kuya, nakikita nyo, si Kuya Alan. Ang hiningi pa ni Lord, yung talent. Kasi po, ipinigay niya sa atin yun eh. Dapat po, ipamahagi natin ng libre. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Eh, si Isidora po, noong may talent akong singing, ginamit ko sa hanap buhay.
Okay lang naman kay Lord, pinagbigyan niya ako hanggang nakapag-aral ako, pero ngayon, iba na. Iba na ang talent na hiningin ni Lord sa akin, na siyang isinasa buhay ko ngayon. Kaya ko, kung ano po yung talent niyo, halimbawa, talent niyo, hindi naman talent yung pag-chismis. Yung i-broadcast niyo naman sa kapwa niyo kung ano yung magandang tinanggap niyo sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, lalong-lalo na po yung mga binibitawang salita o banal na salita ni Apo Kunsing, sapagkat dinadaluyan siya ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? O di dalawang tina yon. Ano yon? Kailangan pagsunod-sunurin natin. Sabi niyo, treasure yung una. Eh, pag nagsimba kayo eh, pinaka-dukot-dukotin nyo sa loob ng wallet nyo, pinaka-barya eh, kumakalansing. Eh, ang treasure po kasi, hindi naman atin. Bigay din po ni Lord. Kaya, kung may treasure po kayo, saan nyo po iaalay yun? Wala namang Jesus sa bababa dito para ibigay nyo yung piso. Aray ko. Ganun ako dati eh. Kung ano yung 5 piso na pinakailalim ng wallet ko, yun ang hinuhulog ko dun sa ano. Nung magsalita yung pare na wala na bang mas malaki laki sa 5 piso, naglalaan ako ng 20 pesos para hindi na ako makalansing. Amen po ba? Treasure po ba yun? Alalahanin, abay, kunti na nag-amin sa treasure. Para bang mabigat, bitawan, yung limos. Eh dito po kaya po kunsing, halimbawa, may nakita kayong box nilang donation. Nagdo-donate po ba kayo rito? Wala. Puro lang tanggap ng tanggap, kahit ng kahit, tuka ng tuka. Ganun lang po. Ganun lang po kadali. Ganun kasarap mabuhay. Abay, napakabuti po lang Diyos. Wala na kayong treasure na ibinibigay. Yung time na ibinibigay nyo, natin, eh, piling-piling araw. Piling-piling oras. Samantala po sa isang linggo o sa isang araw, may 24 oras tayo. Eh dito kay Apo Kunsing ang gawain, 12:30 to 4. Ano, ilang oras po yun? Diba? Magpalagay natin 12. 1, 2, 3, 4, 4 na oras lang sa 24 oras. Saan na pupunta yung 20? Amen po ba? Pagkatapos, hindi pa tapos si Apo, nagmamadali ng umuwi. O hindi pagkasimba kaya, paggaling sa simbahan, paglabas sa simbahan, hindi po ako naninirmon, patawarin niyo po ako, sinasabi ko lang po yung time. Diba? Sinasabi ko lang yung treasure. Ngayon po, pag naghulog kayo o pag nagregalo kayo kay Apo, huwag naman po bariya. Talakpan natin ang buhay na Diyos. Yung medyo papil naman po, hindi naman po yun obligasyon. Kaya lang, konsiderasyon. Alam niyo po yun, iba yung obligasyon, iba yung konsiderasyon. Amen po ba yun? May sinabi po ba akong masama? Nakikinabang po ba kayo dito? Palapakan natin yung buhay na Diyos. Eh di nandun na tayo sa treasure. Ano yung isa? Talent. Eh, yung talent nyo po magluto dyan. Baka gusto nyo bigyan ng pinakbit si Apo Kunsing. Tungtua po yun. Paksiw lang na malilit na isda. Eh di yun mabigyan sa simbahan yun eh. Kay Apo Kunsing lang. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kung may marunong dyan magpaksiw na malilit na isda, paborito yung Apo yun. Hindi po mahilig sa karne si Apo. Hindi ko po sinabi, magdala kayo ng magdala. Sinasabi ko lang po yung sinasabi ng Panginoon na kailangan mag-share ka ng treasure na binigay niya. Mag-share ka ng, ganun lang po. Eh dito po nakikinabang kayo kay Apo, tayo lahat. Eh ano po ang balik? Di po ba? Oh, eh si Apo eh, ano yung pumipitik-pitik na isda, ipaksi mo lang yun, ipangat mo lang yun. Maligaya na si Apo. Kung ano yung murahin, kung ano yung kinakain ng mahihirap, yun lang kinakain ni Apo, bigyan mo ng baboy, hindi kakain yun. Amen po ba? Ngayon po may isa pang tea na kailangan. Yung tinatawag na time. Kasi, kagaya po ngayon, ang time ko kay Apo, kung sinabi ko sa kanya, tuwing Sabado na lang ako Apo, kasi MWF, nagpapagamot ako. At pag naginamot ako, nilalagnat ako.
Sabi ni Apo, kapatid, kahit hindi ka magpunta rito, alam ko ang daladala mo, ang biyaya ng Ama, palakpakan rin ang buhay na Diyos. Oh, gusto niyo po makarinig ang biyaya? Kung anong biyaya na pinaka-latest sa buhay ni Isidora? Gusto niyo pa po yun? Kasi binigay ko po yung treasure ko, binigay ko po yung talent ko, binigay ko yung time. Ngayon, may ganti si Lord. Alam niyo po, ayaw ni Lord na aalay ako ng bulaklak na binibili ko. Damang-dama ko po. Parang sabi ni Lord, parang ayoko niyan, Isidora. Mas gusto ko yung pinipitas mo sa bukid. Ngayon po, sabi ko kay Lord, Lord, yung pinipitas ako ng bulaklak, wala na po, putput na. Wala na bulaklak na lumalabas. Eh saan po ako kukuha? Kasi po, ayaw niya naman yung inaalay kung binibili ko sa dangwa. Hindi niya type. Sabi niya, nang papunta kami kay Apo, noong last Saturday, hayaan mo anak, hayaan mo Isidora, ituturo ko sa'yo. Mga kapatid, kung hindi niyo po alam, 11 years na po ako sa April, 11 years na po balik-balik kay Apo, yung itinuro ng Ama sa akin bulaklak, noong isang Sabado ko lang nakita, talakpan natin ang buhay na Diyos. Talaga pong sinama ko yung kasambahay ko, nag-upa ako ng tricycle para mapitas yung bulaklak. Isang linggo, mga kapatid, bago nag-fade out yung bulaklak. Ganun katibay ang gusto ni Lord. Isang linggo, after 3 days po, 4 days, saka ko palang pinutulan. Nalalaglag na po yung buka, pero mayroon pa nakatayo. Yun ang gusto ni Lord, yung pinaghirapan mo, yung alay mo sa Kanya, yung time mo, ibigay mo. Ngayon po, sinasabi ko na yan sa inyo, eh mag-alay din kayo sa altar niyo. Magpasalamat kayo na buhay pa kayo. Hindi po porque malakas kayo ngayon, bukas malakas pa rin kayo. Hindi po. Minsan, may pamamaraan ng Diyos. Oy, Isidora, nag-alay ka lang ng bulaklak sa kayo, may pambili ka. Hindi po. Alam ni Lord na pinadadama niya sa akin, napipitasin ko yung bulaklak kayo. Ituturo niya kung anong kulay, kung saan ko pipitasin. Isipin mo, sa 11 years ko kay Apo Kunching, araw-araw dumadaan ako dyan. Wala akong makitang bulaklak, kundi yung kabalyero. Eh, nagsasawa din pala si Lord. Nagsasawa din siya. Makita ko yung kabalyero, 2 days lang, bulok na. Laylay na. Ayaw niya, gusto niya nakatayo yung bulaklak. Mga kapatid, yung bulaklak na sinasabi ko, yung pakayungkong. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hindi ko po yan kilalang pakayungkong. Ang alam po dyan, Acapulco. Pagkatapos, may nagsabi sa akin na ang pakayungkong, yung dahon dinidikdik at pinapahid sa katikati, sa buni, sa galis. Alam niyo po ba yung mamahalin kong asong Chow Chow? Diyan gumaling sa pakayungkong na yan. Sino po ang nabahagi? Si Lord. Ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Dahil napakamahal po ng gamot ng aso. Gumaling po. Ngayon po, kung nakakagaling sa aso, nakakagaling din sa tao. Ang magandang balita po sa akin, Tita Beth, makinig ka, Tita Beth. Tita Beth, makinig ka naman. Palakpakan natin si Tita Beth. Basta, ang hinihingi ko doon sa hindi mga caps, dalawang T, ha? Titi. Titi, hindi. Magtataas pa po ako ng isang step. Ang magandang balita, dahil ibinigay ko yung treasure ko, binibigay ko ng treasure ko, binabalik ko sa Panginoon ng papulit pa sa salamat, hindi po salapi. Kung anong treasure mayroon ka sa pakiramdam mo na matatanggap ni Lord o tatanggapin niya, hindi po pwede yung kuripot na ganyan. Puro po kay-kay ng kay-kay, tuka ng tuka, hindi po pwede kay Lord dyan. Sa Kanya po lahat kung ano mayroon tayo. Amen po ba? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga malilit na isda na kinakain na Apo, kahit taksi pa rin hindi masira. Eh, hindi ko kayo inoobliga. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mga type na kinakain ni Apo. Ano ba yung isda maliit na binibili ni Apo? Ha? Ang alam ko, ayungin, butas, hindi ko alam yun eh. Tsaka yung isa pa eh. Yung matinik. Yung kulay puti po, lukaok. Ayan. Yan lang po mga kaligayahan ni Apo Kunching eh. Pag binigyan niyo po siya ng manok, titikim lang. Pag binigyan ng baboy,
malayo ang ano ni Apo doon. Hindi po kumakain ng baboy si Apo. Paliban na lang po, litsyon. Pupunta lang kayo ng litsyon. Eh, para naman po magising kayo. Hindi naman po pwedeng seryoso ako dito tapos kayo, wala naman kayong naintindihan sa sinasabi ko. Amen po ba? Tsaka kung gusto niyo pagandahin si Apo, eh, yung hypoallergenic. Ay, maganda naman talaga si Apo. Pero ang ibig ko sabihin, pagbalak niyo magregalo ng pampaganda kay Apo, yung hypoallergenic po, yung hindi nakaka-allergy, na pagpunas niya sa mukha niya, ay maitim agadang ang skin. Amen po ba? Kasama po doon yung sa treasure eh. Ay, bakit kay Apo i-regalo? Sino ba ginagamit ng Panginoon dito? O di pa si Apo. O palapakan natin si Apo para sa Diyos na buhay. Ngayon po, yung time napakahalaga po. Hindi po yung time na, oh, hindi pa ako makakapaglaba, hindi pa makapunta kay Apo. Oh, pupunta ko kay Apo, pero marami pa akong gagawin. Eh, hindi po yun ang time na hinihingi ni Lord. Ang sinasabi po ni Lord, kagaya ng dasal ko po, makinig po kayo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, basbasan niyo po ang mga labi ko. Nabasbasan po ba? Eh kasi baka mag-broadcast ako ng masama, masakit sa tainga. Eh baka mamaya, eh, magsalita ako ng masakit sa inyo. Eh, binanggit ko yung dalawang tip para magising yung mga lalaki. Amen po ba? Hindi seryoso na naakala mo eh, nagsisirmon ka o nangangaral ka o gusto mo i-convince yung mga audience mo na pakinggan ka, abay wala nung dito. Ang pinapakinggan na dito mga audience, si Apo Kunching. Amen po ba? Si Apo Kunching na pinapakinggan niyo eh. Okay lang ang sinasabi ni Isidora. Tama po ba? Tanggap po ba sinasabi ni Isidora? Yung time na hinihingi ni Lord, yung golden time mo. Yung ialay mo ang lahat ng oras mo sa Kanya. Kahit na naglalaba ka, Panginoon ko at Diyos ko, tulungan niyo po ako para matapos ko agad ito. Maisampay ko, makapunta ako, Apo Kunching, makapunta ako sa banal na dambana. Yun po ang time na hinihingi ni Lord. Na mayroong ang goal na matapos mo yung gawain mo, para makatin ka sa gawain ng banal na espiritu. O di kaya sabihin mo, Panginoon ko at Diyos ko, sisimba po ko ng alas 5 ng umaga para mamaya pong tanghali ako maglaba. Amen po ba? Para po makapamalengke ako paglabas ko ng simbahan, yun ang time na hinihingi ni Lord. Hindi yung nagdadabog ka pag alis mo ng bahay, naninigaw ka kung sino yung kapitbahay mo o sino yung kasama mo sa bahay, nagmamadali ka papunta kay Apo. Hindi po kayo blessed noon. Hindi po yun ang time na hinihingi ni Lord. Amen po ba? Wala na ako mahimin. Uwi na ako. Gusto niya makarinig ng hiwaga? Ayan, si Tita Beth nakikinig na. Gising na ba kayo? Yun ang gusto ko. Yun ang gusto ni Lord. Yung attention nyo doon sa sasabihin na makaharap nyo. Hindi yung nagsasalita dito eh, nagbubulungan kayo dyan. Nagsasalita dito, nakadokmo kayong ganun. Eh, kung kayo man po magsalita dito, tapos nakadukmo kami, ano pakiramdam nyo? Baliktarin lang natin. Pag may nagsasalita, nakadukmo kayo, naghihilik pa. Eh, ayaw po ni Lord yun. Yung time na sinihingi ni Lord, golden time. Time is gold. Amen po ba? Hindi yung pupunta ka ng simbahan eh, nagmura ka muna dun sa anak mo, nagmura ka muna sa asawa. Ginagawa ko po yun dati. Eh ngayon po, pag sisimba ko, alam ko sisimba ko ng alas 8 o 7:30, nagdadasal muna ako, Ama. Salamat po. Maliwanag po ang pakiramdam ng aking isip, ng aking puso. Ang kulang na lang po, Ama, liwanagan niyo po ang ibubroadcast ng bibig ko na hindi ako pagkakasalanan ng kapwa ako. Pagdating ko sa simbahan, sabi ko, bless niyo po ako, Lord. Bless niyo po ako. Kaharap niyo po ako ngayon. At magkukonsentrate na po ako sa pagdadasal. Ngayon po, binigay mo lang yung treasure, binigay mo yung talent, binigay mo yung time. May ganti si Lord. Palakpan natin ang buhay na Diyos. Napapansin niyo po ba si Isidora mataba na? At gumaganda. Hi, Chit. Ayan, binanggit ko na yung pangalan mo. Sabi, banggitin ko rin yung pangalan niya. Maganda na ako ngayon sa pakiramdam, sa pakikinig, lalong-lalo po yung puso ko. At ang ganti ni Lord sa akin, nung Lunes po, pang-an na Bumaro test ko, nagkaroon po ng resulta ng Miyerkules. Pero hindi ko alam. Si doktora ba? Yung doktora ko, tumawag lang doon sa NKTI at inalam ko ano yung resulta, pero wala pa sa akin yung official result. Tapos yung Miyerkules, pinabalik ako, hindi na ako pinauwi.
in-injection na ako ng chemotherapy at saka yung sa, para sa dugo. Kapag na-injection po yun sa akin, hindi maganda pakiramdam ko, para ako nilalagnat. Subalit nung Miyerkules po, dahil sasalinan ako ng dugo ng Huwebes eh, nung Miyerkules, naka-attend ako ng birthday party ng anak ko sa Sofitel. Wala akong naramdamang nilalagnat ako, masama ang katawan ko, purihin ka, ama. Anong hiwagay itong binigay mo sa akin? Dapat nilalagnat ako, naka 24 hours ang biogesic, pero wala akong naramdaman. Yun pala, yung chemo na worth kulang-kulang 10,000, 8,000 plus yun, natapon lang. Hindi pumasok sa katawan ko. Dapat magalit ako sa doktora, di ba? Hindi ako nagalit. Kasi nung nasa dinner na po ako, tumawag yung doktora. Hindi ko, sa telepono ng anak kong panganay, doon tumawag. Hindi ko mawawaan ko ano sinasabi. Sabi ko, doktora, bukas naman po, sa kondo po ako matutulog. Bukas po eh, pupunta naman ako dyan. Ipaliwanag nyo na lang po sa akin kung ano yung negative na sinasabi nyo. O sige ka, bukas see you na lang. So, kinabukasan po, sabi niya, ito, 10 o'clock ang transfusion mo, pula at puti, yung pula at saka platelet. Kaya, apat kayong magkasabay, walang place. Kaya ikaw na magparaya. 10 o'clock ka na eh, nasaksak po yun eh, 12 o'clock na. Ang isang RBC pack po, 4 hanggang 5 oras. Sipin mo yung 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung platelet po, eh, 1 hour lang mahigit. Inabot kami ng 6 o'clock. Doktora, pakipaliwanag nyo nga po, bakit kayo tumawag kagabi sa akin, nasa dinner ako. Nag-enjoy ka ba sa dinner mo, Dory? Sabi ko, opo, nakain ko po lahat ng gusto ko kainin. Ay, purihin ang Diyos. Sabi niya, alam mo ba, ito yung sinasabi ko sa'yo, na ang bone marrow test mo noong Monday, may isang result na negative, palapakan natin ang buhay na Diyos. Doktora, hindi ko po maintindihan yun. Ano po ba yung negative? Yung leukemia mo, Isidora, negative na. Palapakan natin ang buhay na Diyos. Sabi ko, nag-iiyak ako, luha ako ng luha, hindi po bali natapon yung mahigit 8,000 na gamot. Blessing in disguise pa yung doktora, nakaraos ako sa birthday ng anak ko. Na hindi ko naramdaman nilalagnat ako, hindi ko naramdaman na masama katawan ko. Hindi po ako nang hinayang doon. Maganda ang kapalit. Naging negative. Mayroon pa isang specimen ng dugo na kailangan pa resulta. Mga Wednesday po yon. At pag negative yun, Isidora, process na tayo sa bone marrow transplant. Panapaliwanag ko lang po sa inyo, ang ginagawa ng doktor, sinasabi ko kay Apo, hindi yung gawain ng tao. Kahit po may pera kayo, o pinakaklas pa yung doktor nyo, o pinakaklas yung ospital nyo, kapag walang patnubay ng banal na espiritu, wala. Mamamatay din kayo. Amen po ba? Ganun po kasalan ang sakit ni Isidora bilang mayroong leukemia. Kasi ang sabi nga ng doktor nung una niya ako mahawakan, last week ng May yun, na bone marrow din ako noon, na ang kalagayan ko daw, sinasabi niya sa mga anak ko, parang isang puno na nakatayo, na nabubulok at inaanay ang loob. Ganun po ako noon. Ngayon, pinataba nila ako, kailangan daw maging okay lahat yung aking vitals. Lahat po, lahat ng examen sa buong katawan, malapit na po, malapit ko na malagpasan. Na ang sabi ng doktor sa akin kahapon, Linggo, dito ka na matulog sa kondo, para Lunes, hindi ka stress. Madali kitang, yung CBC po, pag stress ka, iba-ibang reaksyon ng katawan. Tad-tad po ako ng tusok ng karayom. Pero ang sinasabi ko ay Apo, hindi po tao ang aking manggagamot. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Na sinasabi ko kay Apo, salamat po Apo, kabahagi po kayo sa kagalakan ko. Eh ngayon po, nung ibinalita ng doktor yan, kapag natuloy po ang bone marrow transplant ko, pinaliwanag po ng doktor sa akin kung ano yung procedure na gagawin. Yung donor ko, nakamatch ko lang tissue ng bone marrow, padamihin ng padamihin yung WBC. Pag marami na, i-extract nila sa donor ko, sa kapatid ko, at ilagay sa special machine at isasalang sa akin. Isidora, isang buwan ka sa loob ng ICU. Okay na po, doktora, basta gagaling ako. Hindi lang yun, Isidora. Hindi ka pwedeng kumain sa labas. Hindi ka pwedeng lumabas na wala kang mask. Sabi ko, paano, doktora? Ikakasal yung anak ko sa Mayo. May 2.
kailan po ba ako isasala? Sabi niya, baka ba January? Pero Isidora, the least problem, pinakalist na problema mo yung pagkakasal ng anak. Makakasal siya na kahit wala ka, o di kaya bumili ka ng wig dahil makakalbo ka. Alam niyo po ang hiwaga ng ama, ngayon ko lang naranasan, makilala ko si Apo Kunching. Baka po hindi po niya ninyo naranasan yun. At ipaliwanag ko po sa inyo, hindi po tao ang kausap niyo. Hindi po tao ang nag-guide sa atin. Si Apo Kunching po, dinadaluyan ng Banal na Espiritu upang mag-broadcast ng salitang banal. Kung tinatanggap niyo po yung banal na salita. Yung karamdaman po, pangalawa na lang yun eh. Kaya po, yung balita na sinasabi ko sa inyo, na kung may treasure kayo, hindi naman lahat ng ginto bigay niyo. Yung talent niyo, ibahagi niyo dahil pinagkaloob lang sa atin ng Ama. Tapos yung time. Kaya lang, ulitin ko po, bago ako magpaalam, si Apo po, hindi mahilig sa baboy. Hindi nga, baka magligalo kayo ng baboy. Ang kakain lang doon, yung mga anak niya. Si Apa, pakiramdam ko, hindi rin masyadong mahilig. Mahilig po yung sa paksi, oh. Mahilig po yung sa pangat. Mahilig po yung sa mga ulam ng ordinaryong tao. Kasi, yung buhay niya ay nakalaan sa Ama. Kaya, tayong mga nakikinig kay Apo, o sumusunod sa Kanya, eh, alalahanin naman natin. Alalahan natin, si Kristo ay buhay, ang Diyos ay buhay, pero patay, pag hindi nyo naalala si Apo. Amen po ba? Tama ba yung sinabi ko? Baka masama sinabi ko. So bukas may paksi ulo si Apo. Ay, sa Lunes pala. Salamat po at magandang umaga. Maraming salamat, Tita Dori, sa pinahayag mo sa ating mga kapatid na naririto ngayon. Medyo ikukorek ko lang po yung una niyang sinabi. Ang hinihingi niya, apat na letter T. Tatlo po, tatlong letter T. Yung pong sinabi niya na trust, treasure, talent, time. Kasi po medyo, nung una po, ako rin po medyo hindi naging maganda ang pandinig sa akin tenga nung una niyang binroadcast yun. Kaya po, nililinaw ko lang po, apat na letter T. Ay, tatlo po pala, tatlo, sorry po, tatlo. Talent, time, treasure. Opo. Para po naman mawala yung ating lungkot, aaliwin po tayo ng ating kapatid. Hahandugan po tayo niya ng isang awit. Pumikit po tayo, mga kapatid, at namnamin ang nilalaman ng lirik na ito. Maraming salamat po. Narito po ang ating kapatid na si Tita Mirna upang maghandog ng isang awit. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa hindi maipaliwanag na galak sa puso sa tuwi ng loloobin mong tumindig ako sa harapan. Salamat po, Ama. At muli, kahilingan ko, mangunat maghari ka sa katauhan ko. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang tema, panawagan ng Ama. Amen? At doon po, mula po kanina sa panimulang pagbibigay linaw ng ating facilitator kung paano idol niya, ang ating kapatid na Mami Grace, ako din po, at sabi ni Mami Betchico, siya rin po, kung paano sa kabila ng kanyang kalalagayan siya ay nakasusunod. Ganun din po ako sa sarili ko, hindi man tuwirang lahat. Subalit sa puso ko talaga pong naroon ang pagsusumakit. Kay sarap magbahagi. Ano po, kanina pa pong nagbabahagi si Mami Betchico. Alam niyo po yung puso ko bago po magbahagi ang kapatid na Isidora. Andito na po yata sa talampakan.
para pong yung bugso na gustong-gusto nang maging bahagi. Subalit nararamdaman ko rin po, doon sa panawagan ng Diyos, binigyan ako ng malakas na pandama na maraming mga kapatid natin ang nagmimithi at nagnanasa. Amen? Na maging bahagi ng gawain. Kaya po, ako naman po ay makaaawit, hindi na po ako magbabahagi ng paghahaba, kundi bagos, nais kong alayan ang awitin ng ating Panginoon, angkop at ugnay sa temang ibinigay ng ating kapatid mula sa Ama. Para po sa inyong lahat, para sa ating mga kapatid, sa Ibayong Dako, at sa iyo po, Ama. Ang awitin pong ito ay isa sa paboritong awitin ng ating minamahal na Apo Kunchi na sa tuwing na inaalay niya sa Ama. Here is my whole self.
I am for you and you. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo. Salamat po, mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Bagamat nasa ko pang umawit, subalit maging ang sarili kong katauhan, ay higit na nananabik na makarinig ng mga banal na aral mula sa ating minamahal na Apo Kunching na kinalugda ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa ang awiting ito ay nakapukaw sa inyong mga damdamin kung paano tayo ay tutugon sa panawagan ng Ama. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nagpahayag sa araw na ito. Medyo nadala lamang po ako do sa awit ng ating kapatid sapagkat lubhang napakaganda po ng awit na yon. Papuri po at pasasalamat. Magsitayo na po tayong lahat at manalangin po.